Masayang nagtipon ang Adventist lawyers, judges, and prosecutors kasama ng mga church leaders mula sa Southern Asia Pacific Division at tatlong union conferences sa bansa sa idinaos na convention sa Life Hope Impact Center Silang Cavite. Ang nasabing convention ay ikatlong pagkakataon ng isinagawa magmula noong mabuang samahan ng Adventist Lawyers of the Philippines. Ang layunin ng kanilang pagsasama-sama at ang iba pang detalye sa kanilang programa nasa balitang May Pag-asa ni Bren Estrito. Warmly welcome you to the third Adventist Lawyers and Church Leaders Convention. Sa pangunguna ng Adventist Lawyers of the Philippines at sa suporta ng Southern Asia Pacific Division at ng Public Affairs and Religious Liberty ng Missions and Conferences sa teritoryo ng North Philippine Union Conference ay nagtipon ang mga delegado sa Adventist Lawyers and Church Leaders Convention na idinaos sa Life Hope Impact Center, Silang Cavite. Sa temang Summoned, masayang nagtipon ang church leaders mula sa SSD at tatlong union conferences sa Luzon, Visayas at Mindanao kasama ng mga Adventist lawyer, judges and prosecutors. Isa sa pangunahing layunin ng nasabing convention ay patuloy na mapatibay ang pagtatalaga ng mga abogado sa pakikibahagi sa gawain ng Ebanghelyo at ganun din magkaroon sila ng malapit na relasyon sa paglilingkod kasama ng mga leader ng Adventist Church. Gusto namin sanang magsama-sama para ma-revive, ma-inspire to work more for the church. So we are looking forward to more lawyers working together, doing evangelism, doing public ministry. Maganda ang maidudulot na ito, especially on how ang ating mga nasa kapatiran na nasa legal profession at ang church leaders natin ay makakapag-work closely together para maiwasan yung mga legal problems, makapag-explore ng mga ministries on how to further the Lord's work. Mahalagang bahagi ng tatlong araw na pagtitipon ang mga devotional sa umaga at sa gabi na pinangungunahan ng mga pastor at church leaders. Ganon din ang mga lecture and presentation na pinangungunahan naman ng mga piling Adventist judges sa bansa. Marriage is a special contract of permanent union. Nagkaroon din ang mga group discussion kung saan pinag-usapan ang mga paksang may kinalaman sa legal rights, law, and church governance. Tampok na bahagi din doon ang mga presentation ng panauhing pandangal na si Attorney Karnick Dokmetsian, ang General Counsel ng General Conference of the Seventh-day Adventist Church. My challenge is that they continue to focus on mission while at the same time providing services not only to the church but to the community because of their expertise. My prayer for them is that they continue to flourish and grow in numbers. Sa huling bahagi ng convention matapos ang Special Sabbath Program ay malugod na tinanggap at kinilala ang mga bagong abogado upang maging aktibong miyembro ng kanilang samahan, ang ALFA o Adventist Lawyers of the Philippines Association. Ito'y sinunda ng eleksyon para sa mga bagong officers and board of directors ng ALFA na magsisipaglingkod at mangunguna sa samahan sa mga programa at serbisyo nito sa simbahan at sa komunidad. Nagtapos ang Adventist Lawyers and Church Leaders Convention sa isang commitment ceremony kung saan si SSD Associate Executive Secretary Pastor Mamerto Gingging II ang nagbahagi ng mensahe ng hamon at pagtatalaga. Kasunod ng malaking pagtitipong ito ay nakatakdang magkaroon ng malawakang pangaral sa bansa ang ALFA at magpapatuloy ang kanilang mga paglilingkod sa simbahan at sa mga kaanib nito sa mga usaping may kinalaman sa religious liberty lalo na sa Sabbath keeping. The Adventist lawyers are planning to conduct a national evangelism and to have a collective efforts to assist those who are have problems in the school and in their work when it comes to Sabbath keeping. Layuning magatid ng mga balitang mayroong pag-asa mula sa Silang Cavite. Ako po si Bren Estrito, nag-uulat para sa Hope Today NPUC News.